sang-ayon ng karamihan sa desisyon ni Kai SDotto na maglaro sa NBL para sa Adelaide 36ers. Bakit nga naman hindi ay ilang prospect na ang pinili ang route na ito para makapasok sa NBA? Paano nga ba mapapangalagaan ng NBL, particular na ng Adelaide 36ers, ang layunin ni Kai SDotto na makapasok sa liga? At ano-ano nga ba ang mga matututunan ni Kai sa mga kaposisyon niyang teammates? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Ngunit bago pong lahat ay salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pakiclick lang po ang subscribe button at pati na rin ang notification bell icon para updated ka sa ating mga future uploads na kagaya nito. Kamakailan ay nag-declare ang magiging teammate sana ni Kai SDotto sa Adelaide 36ers na si Josh Giddey para sa 2021 NBA Draft. Ito ay ginawa niya sa ongoing prolonged season ng NBL nang dahil na din sa pandemya na nararanasan ng buong mundo. At ngayon nga, kahit hindi pa man natatapos ang season ng 36ers ay pinakawalan na nila si Giddey para makapaghanda sa nalalapit na 2021 NBA Draft. Ang 36ers at ang NBL na mismo ang nagbanggit na nasa best interest niya na tapusin ng maaga ang kanyang 2021 season para lubusan ng makapaghanda sa panibagong yugto ng kanyang batang-batang basketball career. Inaasahan ng marami na magiging lottery pick ang Australian native na si Giddey sa papalapit na NBA draft. Magandang senyales ito para sa ating pambato. Ito ang pag-aalagang mararanasan ni Kai SDotto sa ligang kanyang paglalaruan starting late this year. Makikita natin dito na inuuna ng 36ers maging ng NBL ang interest ng kanilang mga players above anything else. Nauna nang nabanggit ng 36ers maging ng NBL na mismo na hangad nila na marating ni Kai ang next level and in the process ay makapasok ito sa NBA. Pamumunuan nila ang tila nga ba napagkait sa ating pambato na tsansa sa NBA G League na training at development. Siyempre kaakibat na dyan ang pagkakaroon ng playing minutes sa isang actual game. Maaring sa simula ay limitadong minuto muna ang makukuha ni Kai sa 36ers. Marami siyang matututunan sa mga kagaya nila Isaac Humphries at Daniel Johnson na veterano na sa team. Sa dalawang nabanggit kong bigs ng 36ers ay mas may kaling tulad ang laro ni Kai kay Daniel Johnson. Ang laro ni Humphries ay more on power plays na ginagamitan niya ng kanyang malakas na pangangatawan, samantalang si Johnson ay more on the finesse type na mayroong inside and outside game. Ang kagandahan dito ay Kai has the best of both worlds. Matututunan niya ang pagiging tough kay Humphries na veterano na sa NBA at nakapaglaro na sa mga teams na gaya ng Atlanta Hawks at Orlando Magic. Ang mga skill set ni Kai bilang isang modern big man naman ang mahahasa pa niya sa mga pointers na makukuha niya kay Johnson. Ang mga nabanggit ko ay ilan lamang sa mga makukuha ni Kai sa NBL, partikular na sa 36ers. Well, parang nga bang alagang NBA route ito? Kaya naman ngayon pa lang ay masasabi natin na maganda at tama ang naging desisyon ni Kai SDotto na maglaro down under para ipagpatuloy ang somehow na diskaril niyang daan patungo sa kanyang NBA dream.